ang lakas niya maka-fresh. Pagka yung tipong pagod kayo or haggard kayo or wala kayong tulog, ilagay niyo tong blush na to, mabubuhay yung face niyo. So ayun na nga, na-carried away na nga ako sa paglagay ng blush. Oh my gosh. This is the kind of highlighter na blinding talaga. Like, girl, you are wearing a highlighter. Hey guys, welcome back to my channel. So ayan, as you can see on the title, gagawa tayo ng review and demo ng bagong powdered product ng Vice Cosmetics, which is yung kanilang blush on contour and highlighter products. So ayan, I have 3 products here. Hindi ko pinurchase yung ibang kulay, guys, or shades, just because I want to see the performance first before purchasing the other shades. So ayan, I got this from Lazada for 145 pesos nung 12/12 sale nila, kasi free shipping sila. So ayan, tinake advantage ko na kasi medyo mahal yung provincial rate ng Lazada. Before we start, guys, huwag kayong magtaka kasi open na to, guys. Sobrang nakakalungkot kasi I already video ko na to, guys, and nung pag-check ko ng mga videos ko, yung audio wala. So sadly, I have to refilm this video. So ayan, kaya open na siya, guys. I'm so sorry about that. So ayan, guys, I have the shade here sa blush on na Manika. Ayan, it looks like this. Ayan, i-swatch ko muna siya sa inyo. So ayan yung itsura niya, guys, and this blush is really pigmented, so you have to be careful pagka mag-a-apply kayo. Ayan, yan siya pagka binlend mo. The shade is parang neon pink siya na may pagka coralish, may ganun bang word? May pagka coral siya na pinkish. Ayan, I'm so sorry. Hindi ako marunong talaga mag, lagi kong inuulit, hindi ako marunong mag-describe ng color. So, ayan. And, eto namang highlighter na kinuha ko, guys. The shade is Splendid. Ayan. Ayan naman yung kulay niya. And let me swatch it for you guys. And super pigmented din, you guys. So, ayan. Champagne color siya, yung kanyang shade. So, ayan. And the other shade that I got na pang contour is the For Sure. So, dito na lang. So, ayan yung For Sure na shade, guys. So, yung packaging nito, guys, hindi naman siya bago kasi, ayan, kulay pink pa rin. And sa likod nito, guys, andyan yung shade, yung manufacturing date at, manufacturing date. And then, 24 months nyo siya pwedeng gamitin. Paraben, cruelty-free tong product na to, guys, if you're asking. Ayan. So, and the price din, nandyan sa likod. And yung pinaka-packaging niya, guys, is just a plastic, nothing special. And, ayan. Pag kinlik mo siya, nasasara na. Usual packaging ng mga powdered product. Hindi na ako magdadaldal ng madami, guys. Mag-proceed na tayo sa application ng products. So, let's start sa pang-contour, of course, contour/bronzer. Ayan, I'm gonna use my Eco Tool favorite blush. Favorite brush. Ayan, lagi ko siyang ginagamit. Ito yung gamit ko, guys, na pang-contour and pang-bronzer. So, I'm gonna start here sa other side of my face. Ayan, guys, and the product is not powdery. Itong pang-contour, guys. Of course, normal powder, pero not totally na powdery na pagka sinwipe nyo ganyan, makikita nyo yung mga buo-buong powdered. May mga ganong product eh. Kasi yung mga presyong 145, guys, usually ganon yung nangyayari. To be honest. So, ayan. Ida-dip ko lang siya ng ganyan, guys, and tatap-tap ko lang kasi hindi natin alam, ba diba, kung gano siya mag, kung gaano siya mag-perform. So, I'm just gonna concentrate here sa aking cheekbone.
So, ayan guys. As you can see, na-apply ko na yung bronzer or slash contour. Later, i-explain ko sa inyo kung bakit ganyan yung tawag ko. And as you can see, nakikita nyo yung difference dito para kung may beke. Sobrang lusog ng pisngi ko pa naman. So, contour is life talaga sa akin. So, ayan siya guys. Upon applying the product guys, yung blendability niya is super smooth lang. Ayan. So, I have texture dito guys sa area na yan. And ang tendency pagka may textured ka guys, namumuo yung product. So, what I love about this is hindi niya na-accentuate yung textured ng skin ko. And once na biniblend nyo siya, sobrang bilis niya lang i-blend. Hindi siya yung parang pachi-pache pagka binlend nyo. Kasi may mga ganong product. And take note, for the 145 pesos, ganun yung binibigay sa inyo na formula. So, ayan. I'm just gonna finish yung other side of my face and yung mga temple, mga kailangang papayatin. Ayan. Ayan guys, natapos ko na siyang i-apply sa face ko, sa nose ko. Ginawa ko rin siyang eyeshadow. And dito sa temple ko and jawline. And as you can see the difference, medyo pumayat-payat yung pisngi natin, besh, kahit papano. And alam mo ko anong gusto ko dito sa product na to, guys? Hindi siya ganun ka-pigmented. Kaya hindi kayo ma-carried away, especially sa mga contour. Ang nangyayari kasi, guys, pagka nasobrahan yung pagkuha nyo ng product and pag nalagay nyo dyan, ang pangit niya tingnan. Para kayong may straight line na ganyan. And kailangan nyo siyang i-blend ng mabuti. And this one, guys, hindi. Kahit, ang mangyayari dyan, guys, kukuha kayo pa ulit-ulit. Pero mas prefer ko yon kasi at least hindi siya nasusobrahan. So, yun yung gusto ko sa kanya. Hindi siya ganun ka-pigmented, pero hindi rin siya yung tipong wala ng pigmentation. Gets nyo yung point ko? Nandun lang siya sa middle na sakto lang yung ganun. So, ayan guys, yung tone naman nito guys, nandun siya sa warmer side na tone. Hindi siya yung, ayan, yung cool tone talaga na pang contour na literal na parang yung tinatawag nilang ash na siya kung tawagin, yung parang ganun. So, I can use this as a bronzer then guys, slash pang contour, pwede rin siya. Kasi some people prefer yung mga cool tone na pang contour. Pero for me, it doesn't matter. Kung ano yung nag-work sa skin tone ko, okay lang yan. And ito naman guys, itong for sure na pang contour na to, nag-work siya sa akin. So it's okay. I can use it as a bronzer and a pang contour. So moving on sa blush on guys. Ayan. So where is my brush? So, itong shade na Manika, guys. Ayan. So, nung pinatry ko to kanina sa first video ko, sobrang pigmented niya. So, alam ko na ngayon. And as you can see naman, so, just make sure na konti-konti lang yung kukunin nyo. Ayan, isang ganyan. Papakita ko sa inyo. Ayan, nakukuha niya na guys, agad yung product. Kita nyo yan? So, itatap ko yan kasi medyo kakatakish, memsh. So, ayan. So, ayan yung blush on sa face ko, guys. And sobrang love ko yung shade niya, guys. Kasi ang lakas niya maka-fresh. Pagka yung tipong pagod kayo, or haggard kayo, or wala kayong tulog, ilagay niyo tong blush on na to, mabubuhay yung face niyo. Kasi nga, yung shade niya, guys, anong tawag dito? Bright kasi yung color niya. Ayan, bright pink. Yun pala yung hinahanap kong term. So, kaya malakas siyang makabuhay ng, alam mo yon ng face. And, guys, sobrang pigmented nito. As in, itong ano na to, itong blush on na to. So, you have to take care. Sinabi ko na yung kantina, uulitin ko na naman sa inyo. Kasi sobrang pigmented niya, guys. Isang ganyan nyo lang, kasya na sa face nyo, guys. Kita nyo naman. Ayan yung shade niyang malapitan. And, ang lakas niyang maka-fresh. So, i-apply ko lang siya sa kabilang face ko. So, ayun na nga, na-carried away na nga ako sa paglagay ng blush on. Oh my gosh, ayan. So, moving on sa highlighter nila, guys. Ayan.
i-apply ko lang siya and then babalik ako. Babalik ako. Fast forward. So, ayan guys, na-apply ko na yung highlighter and I want to zoom you in. Ayan. So guys, hindi ko alam kung nakikita nyo, pero ayan guys, anong tawag dito? Ayan guys, binawasan ko talaga yung light kasi para makita nyo. So, ayan yung highlighter sa skin ko, guys. And like what I've said, yung pores ko, sobrang visible niyan, guys. So, ayan, nakikita niya, guys, yung aking pores, as you can see, sa cheek ko. So, ilalagay ko lang siya sa aking eyes. Oh, no. Ayan guys, nilagay ko siya sa eyes ko and super love yung shade niya na pang eyeshadow. Gustong-gusto ko siya. Ang perfect niya lang. Ang lakas makabuka ng mata. So, final review dito sa product na to, guys. Dito sa pang contour nila, guys, check na check siya sa akin. Kasi nga, katulad na sinabi ko sa inyo, ang perfect nung shade niya na pang bronzer, pero okay din siyang pang contour. And hindi kayo mahihirapang i-apply, guys, kasi hindi siya ganun ka-pigmented. For me, on my own personal liking, guys, mas gusto ko yung ganun. I don't know sa inyo. So, yun. Okay to siya, guys, for the price na 145 pesos. And dito naman sa blush on na to, guys, this is so good. Magpo-purchase ako ng other shade ng blush nila, guys, kasi gustong-gusto ko yung formula nila. Ang bilis-bilis nila i-blend, hindi ka mahihirapang i-apply sila sa face kasi hindi siya namumuo. Talagang nag-glide siya, sumasama siya sa brush, guys, hindi siya yung para nagpapachi-pachi. Same with the contour product nila. Okay, let's talk about the highlighter. Love and hate yung ano ko dito eh, yung pakiramdam ko dito sa highlighter na to, itong Splendid. Kasi guys, ayoko siya sa cheeks ko kasi nahahalata niya yung pores ko. Pero gusto ko siya sa mata ko or sa mga ibang part ng face ko, like the nose. Ayan, gusto ko siya dyan sa nose area ko. Gusto ko siya dito and sa inner corner ko. But on my face, no. Kasi sobrang shimmery niya, guys. And this is the kind of highlighter na blinding talaga. Like, girl, you are wearing a highlighter. Yung mga ganun. Hindi siya pang natural glow. Pang party siya at saka para siya sa mga taong gusto ng blinding na highlighter. Sobrang pigmented din niya, guys. And for those who have, ano, nice skin, ganun, yung mga walang textured masyado and makikinis. And tapos, gusto pa ng mga blinding na highlighter. This is perfect highlighter for you. Sobrang affordable niya, guys, for 145 pesos. Hindi na ako magre-reklamo. Kasi, andun eh, pwede na siya pang lahatan eh. Pwede niyo na siyang gawing eyeshadow. Actually, pwede niyo rin tong pang topper ng lipstick. Let's try kung mag-work siya. Ayan guys, nilagay ko siya sa labi ko and okay naman siya. Pero ayun nga, like what I've said, inuulit ko na naman, nakapangatlong ulit na ata ako, ayoko siya sa cheeks ko. If you're gonna ask me kung sulit ba tong product na to, yes for me guys, kasi yung price na 145 pesos guys, saan naman kayo makakahanap ng ganun, diba, na presyo. Tapos ganun pa yung binibigay sa inyo na performance. So, okay na okay siya sa akin. I'm gonna try the other shade din siguro, like yung mga ibang highlighter nila and yung, of course, especially sa kanilang blush on, magpe-purchase talaga ako. So, ayun lang guys yung pinaka-review ko dito sa Vice Cosmetics na mga powdered product nila. I hope you enjoyed watching. If I forget to mention kung ano yung mga gusto nyong itanong or meron man akong mga hindi nasabi, just comment down below. And if you have any recommendation guys, opinion and suggestion, ayan,
gusto ko malaman, guys. I-comment nyo lang sa baba. So, nandito na rin naman kayo. Might as well mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. You can give me a thumbs up. And you can share this video then if you want. So, ayan, guys. Thank you so much for watching again. I'll see you on my next one. Bye!